Pinagbabaya din sila ng korte ng 225,000 pesos bilang moral damage. So nakulong na tong dalawang to. Si Benito at William Tiamzon. Ah? Pagpataas-taas pa sila ng kamay. Laban! Laban to! Laban! Mga ulul! Just civil indemnity at exemplary damages. Ayan, tingnan mo yung mga abogado nila para mga matitino. Kaso ng mag-asawa ng dukutin o mano ng mga... Sino yan? Sino yan? O mga kasamahan nila. Ayan na. Ito. At ng iba pa nilang mga kasamahan ang... Tuwang-tuwa pa mga loko nun. At official ng AFP. Nakala nila, nahuli na tayo. Mas maingay tayo ngayon. Sige. Kabilang ang complainant na si Lieutenant Abraham Casis noong 1988 sa Candelaria, Quezon Province. At tuwang-tuwa. Sige lang. Laban para sa bayan. Ganyan-ganyan pa kayo mga dukungas. Loob ng 75 araw. Naisampa ang kaso laban sa mag-asawa taong 1990 at nahuli ng 2014. Ngunit pinakawalan ang mga ito noong 2016. Sige, taas ang kamay, mga ulol! Tapos sasabihin nyo, red tag. Kayo may pakanaan yan eh, ano red tag? Sa utos ng Pangulong Duterte upang sila ay sumali sa peace talk sa Oslo, Norway. Peace talk! Bilang kinatawan ng National Democratic Front. Subalit naudlot o dahil naudlot ang usapang pangkapayapaan ay muli silang pinaaresto ng Quezon City RTC noong August 2018. Kaugnay nito Monica, nagpahayag ng pagkatuwa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasunod ng... Guilty sila ha? Okay. Guilty sila sa kidnapping ha? Guilty. Okay? Guilty. Korte nagsabi. Korte. Atul ng hukuman ayon kay Justice Secretary Minardo Gibara. Bilang kalihim ng DOJ, isa itong tagumpay sa panig ng prosekusyon. Si DILG Secretary Eduardo Anyo naman ay nagbaliktanaw kung gaano anya ang hirap niya bilang nanguna para mahuli ang mag-asawa noong 2014. Marami umanong krimen na ginawa ang mag-asawa at pinatay na mga tauhan ng pamahalaan. At tinan mo, marami daw pinatay. Isipin niyo yan ha, hindi ako nagsabi, si Anyo, si Secretary Anyo, maraming pinatay, maraming krimen. May mga mandato na rin ito para tugisin ang mag-asawa. Sinabi naman ng AFP sa pamamagitan ni spokesperson Marine... Basa ang kilikili kaya nakataas. O nga, pinapahanginan. Major General Edgar Arevalo na ang conviction sa mag-asawa ay tagumpay rin ng maraming biktima ng karahasan ng NPA, partikular ang mga pinatay, inambush at iba pa. Tulad ng... wala, aktivista lang kami, Brad. Aktivista lang kami. Huwag niyo kami nire-redtag. Malusot pa kayo, mga hit. Tuloy din nilang tutugisin o tulad ng PNP ay patuloy din nilang tutugisin at ang iba pang mga kasamahan ni Tiamzon. Ang pamunuan naman ng PNP ay nagpahayag na ito ay tagumpay at patunay ng pagiging efisyente ng mga prosecutor at investigator ng bansa. Gayon din, patunay lamang ng pagkakasala ng mga komunistang grupo. Samantala, ayon kay National Union People's Lawyer President... Papalusot. Ito na, papalusot na yung abogado nila. Attorney Edri Olalia at gayon din, abogado ng mga asawa, dapat rebilyon ang ikaso sa mag-asawa at hindi kidnapping. At dahil dito, naniniwala si Olalia na naging sarado na ang pintuan para sa peace talks dahil ang mag-asawa ay... Sino ba may gusto ng peace talks? Walang peace talks! Miyembro ng panel at consultants... Papalusot pa kayo! Parang dahil dyan, wala ng peace talk. Ulul, wala talagang peace talk. ...ng usapang pangkapayapaan. Monica, ayon pa nga kay DILG Secretary Eduardo Anyo, batay sa kanilang mga impormasyon, ang mag-asawa ay nasa loob pa ng Pilipinas at ang kanyang apila ay maiging sumuko na lang sila sa kamay ng batas. Yan ang ating balita. Suko na lang. Ha? Wala na, tatakbo na yan. Tatakbo na. Ano ba, sandali? Ano ba kaso nila? Okay? Balikan natin kung ano yung kaso nila noon. Ha? Ito na, pakinggan ninyo. Ito yung balita noon. Ha? Balita to noon. Ha? Hindi ko alam kung ito pa ay before o after. Ay sinailalim na sa inquest. Before or after ni Arnold Clavio. Kaya na lang kung maghuhusga. Mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon na mga leader umano ng Communist Party of the Philippines, itinanggi ng dalawa mga paratang at giniit na dapat sila ipalayain. Palayain bilang bahagi ng kaso doon ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines. Sa Quezon naman, dalawang sundalo ang patay matapos tambangan ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army. Hindi pa tiyak ng AFP kung paghihiganti ito sa pag-aresto kina Tiamzon. Saksi si Ian Cruz. Sige! Taas kamay! Nakakaawa, matanda na yan. Bakit mo inaano, Banat Bay?
Matanda na yan eh. Eh, ito ang problema sa atin eh. We are people governed by emotions, not by law. Yan ang problema sa Pilipino. Kaya tayo bumabagsak eh. Ayan, di ba? Parang nakakaawa naman, nanay na yan, dapat hindi nag... Sandali, sabi ni Anyo, ang daming krimi na nakumit nito. Nagpapatay pa sila. Si Anyo nagsabi, hindi ako ha. Dalawang araw matapos ang pag-aresto sa Cebu, sa mag-asawang matataas na leader daw ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, na sina Benito Tiamzon at Wilma Ostia Tiamzon. Isang araw matapos silang dalhin sa Camp Krame. Tinambangan ng mga hinihinala. Ako nga sa totoo lang, naiinis nga ako, pataas-taas pa sila ng kamay. Bakit din yung posasa nasa likod ng kamay para maitaas nila ganun? Taas ang kamay. Ganun. Kasi kayo din namang mga pulis at mga sundalo, dapat kasi sa likod ang posas. Hindi sa harap. Nakakadrama pa sila eh. Diba? Ibang laban. Pasista. Eh kung ilagay mo sa likod dyan, tingnan mo, di parang tanga yan. Okay, parang pato yung mga... Diba? Ang miyembro ng NPA, ang isang truck ng mga sundalo sa Lopez, Quezon, na papunta sana sa isang medical mission. Dalawang sundalo ang patay sa isang oras na barilan na, nyo, pinatay na kinalaunay yung, ano, na uwi. Nung nahuli si yung dalawa, o oh, diba? Sa pag-atras sa mga umatake. Bernie Macca, salamat. Hindi madali para masana yung mga tao, pero nalampasan din yan. Usually ang nagko-complain mga private vehicles, no one is above the law. Ha? Apat na iba pang sundalo naman ang sugatan at dinala sa isang ospital. Wala pang tugon ng NPA kung pagiganti ito sa pag-aresto sa mag-asawang Tiamzon. Hindi pa rin tumatiyak ng AFP pero naka-alerto raw ang sandatang lakas. The AFP together with the Philippine National Police is always prepared for whatever actions, violent incidents that the CPP-NPA might initiate. Sa ngayon, nakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Krame ang mag-asawang Tiamzon. Yun, nasa likod na yung posas. Oh. At limang hindi na maitas yung kamay. Kasama na isinailalim na kanina sa inquest para sa mga reklamong illegal. Dumadrama pa eh, pataas-taas pa ng kamay. Possession of firearms and explosives at harboring criminal offender. Binabati ko ang bagong hukbong bayan sa ika-45 anibersaryo nito. Patuloy na lumalakas sa buong bayan. Hindi matatalo-talo ng AFP. Ayan ha, tingnan mo. Oh. Hukbong-hukbong bayan ka dyan, tapos pagka ni-red tag kayo, magagalit kayo? Titinanggi ng grupo ang mga hinaharap na reklamo, sabay-sabing dapat... Tingnan mo, nasa likod na yung kamay, tumataas pa ng kamay, talagang para makadrama si Lolo. Dapat isik-isik nyo yung sa shorts, kunwari nakalagay sa shorts yung ano niya, yung sa gano'n. Para pagtaas ng kamay, tanggal ang shorts. Hanggang na hindi makapag-drama. Inquest sila sa Cebu kung saan sila inaresto imbes sa Camp Krame. At saka dapat hindi na kasi pinaparap sa press yan eh. Kinakaladkad na yan eh. Paano naman naging baril lang ang laman noon? Tuta at pusa nga yung kasama nila. Naks naman, tuta at pusa daw ang kasama. Yan yung sinabi nila noon. Tingnan nyo ngayon. Ano? Guilty. Hindi totoo, no? Na ngayon lang lumabas siya. Aba, meron ba namang aamin na totoo? Ha? Magikero nga, hindi umaamin eh, kayo pa. Clearly, it's a planted evidence. Venue, bakit daw dito? Eh, yung authority ng DOJ is pag-inquest kahit saan pwede. Pagdating naman sa hearing, kung saan nangyari, doon talaga yung hearing. Nandun yung tuta sa ano, sa iniwan namin, di na pwede bitbitin dito. Naiwan sa Cebu yung mga sinasabi nila. Yun. Kanya-kanya depensa yon. Iginit ni Austria Tiamzon sa isang sulat kamay na liham na binasa ng isang taga-karapatan na illegal daw ang karapatan pag-aresto dahil base sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee o JASIG, dapat daw may safe conduct pass ang mga kasama sa pistoks. May safe conduct. So, kahit may krimen na ginawa, may safe conduct pass? Pero sabi ng gobyerno, hindi kasama sa listahan ng mga may safe conduct pass si Tiamzon o alias Krising Banaag. Si Wilma naman daw, minsang tumakas imbis na magpiyansa. Maikpit naming dinidemanda, nakagiyat kaming palayain. Wala kaming pakailaw, wala kaming pakailaw. Mula sa illegal at di makatarungang pag-aresto. Saklaw kami ng proteksyon ng kasunduan sa Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees o JASIG. Matagal na ho ito, ito yung istorya noon pa ho ito. Pinapakita ko lang ho yung background. Kapag may criminal case ka, kalaban no, sekretary pa si Justice, ano niyan? Kung merong warrants of arrest, I don't think you're being JASIG
justice covered can shield you. Sa kabila ng pag-aresto, natiling bukas daw ang gobyerno sa peace talks kung gugustuhin ng CPP. Mapataas-taas na naman ng kamay, nakaka-arte. Na-artehan ako sa inyo. Para kay mga tanga. At chonggo ba kayo? Well, they've walked out to the CPP, NP, and FWA. Ano, si Pidoy, na-miss nyo na yan. Dati pa yan. Out to the peace talks, if you remember correctly. No? Does it have an impact? I don't think so. It really depends on their willingness to go back to the bargaining table. Ayon sa Paolo Aquino, Ito mga Darna. Malaking kawalan sa CPP and DF Darna! Ang pagka-areso sa mag-asawa. Darna! Ilang taon na raw kasing kinikilalang leader si Tiamzon ng CPP. Ang aarte ninyo. Sa totoo lang ang aarte ninyo, ha? Nakakainis na kayo.